guys, for today's video po, magluluto tayo na ngayon ng minced pork na may preserved vegetables. So, ito yung mga kakailangan natin. Itong minced pork, yung tinadtad na preserved vegetable, and also garlic, and also one chili. Sa mga gusto ng mga mga spicy, pwede po kayong gumamit. So, ang unang gagawin, ang unang ilalagay natin ay mantika, syempre. Yan. And then ilagay natin guys yung ating garlic. Yan. Tagan natin. Isa lang natin yung bawang. And of course, ilagay natin yung ating sili. Sili. Kasi ang sili guys, isa itong nagpapagana sa ating panlasa, di ba? Ginaganahan tayong kumakain or sa mga mahihilig sa sili, sigurado ako na pag kumakain sila nito o kaya may sili ang kanilang mga kinakain ng mga ulam ay ginaganahan sila lalo. Hindi katulad ni iba na alawi, di ba? Hindi yan makakakain hanggat walang sili. Ilagay na natin guys yung ating marinated minced pork. So ito guys, is minarinate ko siya sa oyster sauce, cornstarch, light soya sauce, some cooking wine. Syempre. Kahapon ko siya minarinate guys kasi super busy today. Pwede nyo naman pong i-marinate overnight or 30 minutes or maybe 1 hour. Depende po sa sa gusto ninyo. Minced pork. So, ganyan lang gawin natin, guys. Lagasan natin ng apoy. So, yung nyo, guys, yung minced pork nyo, make sure na lagyan nyo ng mga taba-taba. Kasi pag purong laman, iba yung texture niya, iba yung pag kinain mo siya, hindi siya yung malambot. Pero, malambot naman siya kasi hindi siya yung, flop, parang floppy ang niya. Parang cake lang, no? Yes. So, ganito lang gawin natin, guys, hanggang sa maghiwa-hiwalay. Parang relasyon. Pag hindi pinaghiwalay, hindi maghiwalay. Pero pag nag-stick together, para pag walang nakikialam, mag-stay together. Kahugot, wagas. So, guys. Ang minced pork, guys, is ako ang nag-minced or ako ang nagtatagtag. Kasi pag sa labas, hindi nila nalilinis maigi. Kaya ako na lang ang nag-chop or nag-tatag-tag. Or nag-minis. Depende sa tawag nyo, no? So, ayun. Medyo, naghiwa-hiwalay ng ating karne. Lagyan natin ng konting asukal.
So, kahit na nilarigis na natin, guys, talagyan natin ng konting asukal. Kasi yung preserved vegetable natin is medyo maalat siya. So, ito yun, guys. So, ipapainit, ilalagay na natin. So, ang kagandahan nito, guys, pwede itong kainin ng mga, ano, ng mga matatanda na walang meeting. Pero dito sa bahay, kami, wala namang matanda kaso, ito sa mga gustong-gusto kasi ng mga amo ko. Kaya, ito na lang yun ang baluto ko. Tapos, kasama na rin yung baon nila. Yan. So, takpan muna natin, guys, at pahinaan natin ang ating apoy para hindi masunog ang ating minced pork at preserved vegetable. So, from time to time, guys, is i-check natin para stir. Ayan, medyo nag-light down siya. At ilalagyan natin ng kaunting dark soya sauce para magkakulay ang ating minced pork. Para hindi parang anemic, di ba? Yan. Huwag masyadong marami, guys, ha. Pangit din pag ano, pag maraming soya sauce, magkakulay lang ng konti, sapat na. Matagal ko na itong hindi niluluto kasi wala na yung aking matanda na alaga. So, hindi ko na siya niluluto. Pero ngayon, niluto ko ulit. So, ganyan ulit, guys. Takpan ulit natin. Or, i-spread natin siya para mas lalong mas maluto. So, ayun, guys. Tignan natin ang ating wow. Tignan kita na siya. Medyo natunog siya. Pero okay lang yan. Ito na, guys, ang ating minced pork with preserved vegetable. Mas maigi yung medyo ano siya, nag-golden brown or medyo nag-dark brown siya. So, ganito kasarap to, guys. Masarap to, guys. Promise. So, sa mga may mga alagang matatanda dito sa Hong Kong, pwede nyong itry lutuin ito. But promise, guys, yung karne ninyo is kayo mismo ang mag-chop. Kasi mas malinis pag tayo or kayong nag-chop. So, tikman na natin, guys. Tikman na natin. Guys, promise. Sarap, guys. Kasi yung karni natin, minarinate na natin ng overnight. Kahapon. Kahapon ng hapon, minarinate ko. And then, overnight, bali dalawang araw siyang na-marinate.
konting tips lang guys, yung para hindi masyadong matigas yung karni na puro laman, di ba? Lagyan natin ng mga konting taba-taba. Masarap siya guys, promise. So, alam ko naman na may natutunan kayo sa mga katulad ko dito sa Hong Kong na namang problema sa mga iluluto like me. Iba talaga yung ikaw na talaga ang mag-iisip ng iluluto mo. Kasi dati, nandito pa ang aking amoy. Siyang nag-iisip, kaming dalawang nag-iisip. Kung ano yung maisip ko, yun ang isasuggest ko. Kung gusto niya, din yun ang iluluto ko. Ayan guys. So yun na yung finished product natin. I hope na may natutunan kayo guys. At don't forget to like and share my videos at subscribe and press the notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na videos about sa mga food. So, ayun guys. Thank you so much guys for watching. Bye! Ito na yung ating finished products. Ayan.